So, hi friends! Ang gagawin naman po natin ngayon ay paano maglagay ng title sa ating Reels, FB Reels. Friends, importante ang title. Kahit na short or long videos, importante friends ang title. Kasi ito po yung pampaagaw ng attention. Para makuha natin ang attention ng ating mga public viewers. Kung tayo po ay may title sa ating mga epireels, short videos, and long videos, magkakaroon po sila ng ideas kung ano ba yung mapapanood nila sa videos natin. So, ang gagawin po natin ngayon ay kung paano maglagay ng title sa ating epireels. So, andito tayo friends sa aking FB timeline. So, nakikita nyo po dito sa timeline ko, may reel at live. So, i-click natin yung reel. Gagawa tayo ng reel. So, mamili tayo dyan ng ating short videos na 1 minute. Ang pinakamahaba. So, meron ako dito ang isa. Look. So, see friends, kung walang title ang ating mga epireels, kagaya niyan. So, may manonood pero walang may maku-curious. Yun ang pinagkaiba. May manonood ng ating mga videos, long, short, or real videos, pero walang may maku-curious. Kasi yun ang purpose ng title. Ang maku-curious yung ating mga public viewers, ano ba yung mapapanood nila? Sa reels na yon or sa long videos na yon or sa short videos na yon. So, kailangan natin friends na titlean yon. Lagyan natin ng pamagat. O kahit na anong nakaka-suspense na pamagat. Basta may makita lang sila na letra dyan. So, paano natin yung gagawin? Ang gagawin natin friends ay title. So, dito tayo sa text. Ayan. Malaking tulong to. Para mapansin agad yung ating mga reels kung meron tayong mga title. So, pwede kayong mamili dito ng iba't ibang klaseng letters at may mga kulay pa yan sa taas. So, for example, marinated chicken yung ating i-title. Okay? Type natin, marinated. Marinated or manok na lang para mas simple lang natin manok, di ba? Manok. So kahit simple lang yung title natin, at least nakakaagaw ng attention. Kung gusto mo pang lagyan ng kulay yan, pwede yan, highlights, di ba? See, kung gusto mong lakihan, pwede rin. Look. Pwede mo yung lakihan, yung letra na yan. I-zoom natin. Para kitang-kita nila yung manok. Look, lumalaki yan eh. Look, manok. Look at that. Title pa lang ulam na. Diba? Pwede mo yung lakihan, pwede mo liitan. See? So, yung makikita pa naman yung video, wag natin tatakpan. Ang importante lang, may idea sila kung ano yan. Makuha natin yung attention ng ating mga public viewers sa title pa lang. So, palitan natin yung kulay. Ayan. So, yung maraming kulay yan eh. May red, may blue. Ayan, manok. O, di ba ang ganda? Ganun talaga. Palitan natin ang kulay blue na blue. Yellow. Oh, sino mahilig sa yellow dyan? O kaya social na naman natin. Palitan natin yung title. Andito yung X niya, no? Look. So, palitan natin yung medyo social naman yung pangalan. Pag manok, pwede mabuhay pa yun, di ba? Eh, kakain na nga to eh.
So, let us say na ano. Tulungan niyo ako mag-isip. Ano maganda i-title dyan? Yung, ano, madaling matandaan at madaling makakuha ng atensyon. Chicken? Manok? Manok na lang. Wala talaga ako maisip eh. Manok. Okay na yung manok. Okay. Friends, may papaalala lang ako sa pagtatitle ng ating mga epireels, short videos. Kailangan, friends, kung ano yung ginamit natin na language dito sa video. Kung Tagalog yung title natin. Kung English yung video natin, i-English mo yung title. Kasi maraming nare-restrict ngayon sa ganyan. Yung Tagalog yung video, tapos yung title niya English. Kaya, nirestrict siya ni Meta. So, wag na tayong magbabanggit ng mga pangalan. Basta mga kalodi natin yun. Diba? Kasi pag magbabanggit pa tayo ng mga pangalan, tapos hindi naman confirm yung mga narinig natin, delikado tayo dun. Diba? Kaya, mga kalodi na lang ang ating itatawag sa kanila. Okay, okay na ba yan? Ano sa palagay nyo, friends? Okay na ba yan ang title natin? Manok. Okay na yan? Ang hirap mag-title sa totoo lang. Ang hirap talaga mag-title. Pero kailangan natin mag-title. I-block natin para kita. Nasaan na yung color nito? Ayun o. Look at that. O, diba? Kitang-kita siya. Manok. Ayun. Ito naman, friends, hindi naman to ano. Yung requirement na mag-title ka na sa ano mo, sa FB Reels mo o sa videos mo. Pero ito ay malaking tulong. Malaking tulong na mag-title tayo para makaagaw lang tayo ng mga attention. O, diba? Pag may nakakita niya manok, mag-iisip sila. Ano kayong ginawa sa manok? Ano kayong luto sa manok? Diba? So, yan naman ay para madaling hanapin, madaling tumatandaan, at madaling makaagaw ng atensyon ng ating public viewers. Mega love shout out sa ating live viewers. Ayan, si Lodi Rosenda Duroy Musa is watching. Ayan, thank you, sis Rosenda Duroy Musa. Classmate ko to ng high school kami. Kaya tropa talaga to, solid. Ayan, si. Nag-tutorial ako na kung paano maglagay ng title sa FB Reels. See, okay lang naman na walang title, pero maganda rin yung, mas maganda yung may title talaga. Para ma-curious yung ating mga public viewers. See? So, marami pa yan. May makukuha ka pa ditong stickers. Ayan. See? Meron din ditong marami ka pa ditong magagawa. Pindut-pindutin mo lang yan. See? At least, ang importante, may title ka na. Oh, diba? Manok. Ganda. Teka lang, lakihan mo. Para makita. Ayun. See? Sana friends ay nakatulong to. Para hindi malito yung ating mga viewers. Lalo na pag nag-watch to watch tayo, madaling hanapin kung tayo ay may mga title. So, yun lang po. I hope it helps at magandang gabi po sa ating lahat. Thank you so much. And next nyo pala, nakalimutan ko sabihin. Ayan na. So, dito yung hashtag and mention. Click nyo lang yung blanco na yan. Diyan nyo pala makikita. Hindi pa pala natapos. Hindi ko pa pala na-upload. Sorry. Sa mention naman, hindi pa tayo nagme-mention. Dito, friends, pag mention ang ginamit mo,
So hindi lang tao ang matatag, kahit na ano, mag-type ka dito ng restaurant, for example. Lagyan natin ng Texas. Pag nag-mention ka ng Texas, manok sa Texas. Ayan o. Texas. Ayun. Nakita nyo? So, mame-mention yung mga restaurant na Texas. Ayan. Yan ang mention. So, alam na natin yung hashtag, pero yung mention, hindi pa natin ito nababanggit. So, halimbawa, i-mention natin yung Kentucky. Kentucky. Ayun na. Kompletuhin nyo, friends, para hindi maligaw yung ating reels kung saan na yung mapunta. Ayan, Kentucky Fried Chicken, for example. Kentucky Fried. Ayun, nakita nyo. Kentucky Fried Chicken. Ayan, mamili kayo dyan. May mga pages, may mga town. So, bago kayo mag-mention, friends, basahin nyo muna para hindi maligaw yung mga reels natin. Nung nakaraang araw, naligaw yung isa kong reels na punta sa Kentucky. Fried chicken sana. Ang nilagay ko Kentucky na USA lugar. Kaya yung mga taga nandun, nawen daw yun, may naligaw na manok. Naligaw na manok sa kanila. Ayan, so, okay na yan. Kentucky. Lagay natin itong may football pa, oh. May games pa na Kentucky. So, syempre, manok yan. Kaya, ang anuhin natin, Kentucky Chicken Restaurant. May Kentucky Reptile Zoo. Oh, basahin natin mabuti kung ano yung may-mention natin. So, hashtag na lang tayo para hindi tayo maligaw ng landas. So, sa hashtag, alam na natin to. Pwede tayo maglagay ng chicken. Yan. Pag nag-hashtag tayo, friends, ang ibig sabihin nito, nakababad yung ating mga video doon sa hinashtagan natin. Halimbawa, eto, manok. See. Manok. Manok. Ayun. So, mamili kayo dito. May 1,229K post ng manok. So, doon tayo sa pinakamarami. Yan, nakababad na yan. And then, marinate. Or lagyan natin ng food vlogs. Ayun. Sa ating hashtag. Itong gamitin nyo, friends. Huwag na yung boost post tsaka ads. Ito na. Mura to. Libre, libre. Walang bayad. Food vlog. Dito tayo sa pinakamarami. 13 million post. Okay? Click mo yan. Tapos, tadtarin nyo. Tadtarin nyo to ng ano. Hashtag. Kasi nga, walang bayad to eh. Yung boss post, may bayad dyan. Tsaka yung ano, Facebook ads. Eto, wala. So, may food vlogger ka na. Lagyan mo ng FB Reels para alam. FB Reels, ayan. See? Ilan to? Million to. O, doon tayo sa pinakamarami. So, kung nakikita yung mga naka-hashtag natin na yan, pag may nag-search na ng word na chicken, manok, food blogger, tsaka FB Reels video, lalabas yung ating reels na yan. Kasi yan ay may hashtag na. Tapos, syempre, share now. Yun, so, hintayin lang natin na mag-upload. See? Ganyan lang po kadali ang maglagay ng title. Yung mga content natin, friends, kanya-kanya na yan, diskarte ko. Ano yung feel nyo na gusto nyong gawin sa inyong mga videos, gawin nyo. Sky is the limit. Malay nyo kung ano yung original nyo. Yung pa ang mag-viral, di ba?
Okay lang naman yan na mayroon tayong iniidolo, ginagaya o pinapakinggan ng mga guidelines. Pero the best pa rin, friends, yung original content. Kasi sabi nga yung swerte dumarating sa oras na hindi mo inaasahan. Diba? Yun din ang viral. Ibig sabihin, yung mga hindi mo sukat akalain na magbabiral pala. Yun yun. Kaya kung ano yung naiisip nyo, yun ang gawin nyo. Ayan na. O lala. Ito na yung ating manok. O diba, bongga, meron tayong title. So, ganyan, friends, ang mag-title. Ganyan kahalaga yung title sa ating mga reels. Diba? Nakakaagaw siya ng attention. Pag may nakabasa niya, magugulat yan. Anong manok yan? So, natatawa ako. Magugulat sila dyan. Anong manok yan? Anong ginawa sa manok na yan? O, diba? At least na-curious sila. So, yun lang ang point. Sige, napahaba na to. Magpapaalam na po ako. Thank you so much sa ating isang live viewer. Loading daw. Si Lodi Rosenda Duroy Musa. Mega love shoutout, sis. Thank you so much. Kung gusto nyo, ipin nyo yung mga bago nyo. Upload, pin nyo. Para makakuha kaagad din ng mga views. O, di ba? So, kung ano yung mga bago nyo, ipin nyo ng ipin sa timeline nyo para automatic yung views agad. So, you know, friends, thank you so much. And I hope it helps. God bless us all.